Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to ang pag-uusapan natin ay tungkol sa forced molting. Meron akong video ang ginawa noon tungkol sa natural molting. At kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo na para alam nyo kung ano ang natural molting, kailan nangyayari at anong age nangyayari at kung kailan natatapos. Ngayon, itong forced molting, ibang-iba kaysa doon sa natural molting. Kasi di ba, doon sa natural molting, periodically nangyayari 'yon. Cycle talaga ng buhay nila 'yon mula doon sa 8 days nila, di ba? Tapos itong forced molting naman, merong paraan or method na ginagawa para sila ay mag-molt or maglagas yung balahibo nila. Itong forced molting, no, ginagawa nila ito pagka old na yung manok at saka kung mababa na ang production. Pero hindi naman yung mababang mababa. Kasi kung halimbawa, gusto mong mag-forced molt pero nasa 60% na yung production mo, edi pag umakyat yun ng 10%, mga 10% na egg production ulit, di magiging 70% lang, possible, no? Ibig sabihin, lugi ka pa rin kung halimbawang mahal ang feeds, tapos mura ang bentahan sa itlog, mataas ang cost of production mo, di ba? So, magiging lugi ka pa rin kahit nag-forced molt ka. Kaya ang ginagawa ng iba, pag nasa 75% na or 80% ang production nila, nagpo-forced molt na sila. Pero hindi ibig sabihin na may forced molting ay lahat ng farmers gagawin yon. Meron lang yung mga ganun ang choice nila. At ito nangyayari lang kung halimbawa scarce ang RTL. Wala silang mabiling RTL na pamalit nila, no? At yung iba naman gusto lang nila na ma-extend yung egg production nila. Kasi pag nag-forced molting, na-extend ang egg production ng 6 months. Kasi tumataas pa yon ng 10% na production. Diba? Limbawa, 75% nag-forced molt ka. So, magiging 85% yung production or mga 85 to 88, mga ganon. Depende dun sa ano niya. Depende dun sa ganda ng pag-forced molt, no? Yung kung halimbawa 80% naman, di mga aakyat nandun sa 85, 88, 90, ganun. Kasi more or less 10% ang iaakyat ng production ulit. So hindi eksaktong 10% pero nandun sa mga kung maganda ang ano ang procedure na ginawa no sa forced molting, possible na 10%. Pero kung medyo hindi nasunod, mga nandun sa 5 to 8%, ganyan 10%. So yun yung kagandahan pag nagpo-forced molt. At bakit ginagawa ito? Hindi lang yung pag-e-extend ng 6 months ng production, kundi kasi ganito yun eh. Diba, pag naglalagas, napapalitan ng bagong plumage or balahibo. Kasama nun na nare-rejuvenate yung reproductive system, yung reproductive tract. Ganon. So bumabata ulit, diba? Kaya, gumaganda yung size ng itlog na ilalabas ulit at yung size at saka yung strength ng shell. Tapos yung production tataas, di ba? So, yun ang rason kung bakit ginagawa ng ibang farmers yung pag-forced molt. Bukod doon sa scarcity ng RTL na kailangan gawin talaga nila yon. Pero hindi lahat ng farmers, gaya ng sinabi ko kanina, ay choice nila yon. Meron yung mga farmers na pagka nandun na sa culling period talaga, kinakal na nila. At yung ibang farmers, kasi may nakita ako noon eh, bumibili siya ng mura. Kasi ang kal, di ba, mura ng benta. So, bumibili siya ng murang kal na medyo mataas pa ang production. Hindi siya bumibili ng ano, ng mababang-mababa ang production na ikinal para iyon ay for-force molt niya. Ang ginagawa niya, siyempre mura nga naman ang puhunan niya doon, di ba? Ang ginagawa niya, yung mga 80% pa lang, ganyan. Alam niya kasi na pag tumaas ang production, babawi pa siya. Kasi 6 months pa niyang mapapaitlog ang mga yon. At malalaki ang itlog.
Kasi old na nga, sa old na manok ginagawa yon. Hindi pwedeng gawin sa mga RTL or sa mga nasa gitna-gitna ang pangingitlog. Ganon. Ginagawa yon sa mga layer na about to be culled. Yung, kagaya na sabi ko kanina, sa 75% to 80%, ganyan. So, yun ang ano, yun ang forced molting. Yung procedure na ginagawa, alam nyo kung bakit naglalagas ang balahibo nila? Eh kasi nga, di ba, pag na-stress ang manok, maglalagas ang balahibo. Pero, yung ordinary na stress nila, nalalagas ang balahibo nila, konti lang. Ngayon, itong forced molting, dahil stress na stress sila, kaya sila, siyempre, ba naman, hindi mo pa kakainin ng, ano, ng limang araw, di ba? 5 days na, unti-unti mong tatanggalin yung, hindi mo naman bibiglain, di ba? Pero, mawawalan sila ng pagkain ng 5 days talaga. Tubig lang at saka vitamin ang iti-take in nila. And then, 2 weeks yun na, procedure. And then, gagawin sa susunod, pakakainin sila ng corn grits, yung yellow corn, pero hindi yung total na grams kung ano yung pinapakain. So, ibig sabihin, stress na stress sila kasi kulang sila sa nutrients, di ba? Babawasan mo pa ng ilaw hanggang wala na silang ilaw. Ganon. Kasi, ang purpose mo ay paglalagasin yung balahibo at saka mawawala yung production niya. Yung as in, wala yung production niya. Hindi kagaya ng natural molting na bumababa lang yung production dahil nga hindi sila sabay-sabay na nagmo-molt, di ba? Oh, so meron pa yung nangingitlog, meron yung hindi, ganyan. Kaya bumababa lang production. Yung iba, lalo na yung mga kaunti lang ang flock, yun, experience nila. Kaya sabi ng iba eh, bakit wala nang production yung manok ko? Ganon. So yun yung talaga sigurong nagsabay-sabay na nag-molt yung mga manok nila. Pero kung medyo malaki-laki ang farm mo, hindi sabay-sabay yan pag natural molting. Pero itong forced molting, sabay-sabay sila. As in, wala sila talagang production. Kasi nga, sabay-sabay silang nawalan ng pagkain. Ganon. So, yung iba, ang experience, may nagkwento sa akin noon eh, na yung pag-force molt nila, hindi na nila inulit kasi nga, dami raw mortality. Totoo, may mortality pag nagpo-force molting. Pero, kung kagaya ng ginawa ng farm na yon, kasi binigay daw nila ay ano, limestone grits. Ang limestone grits, walang energy na maibibigay yan doon sa mga layer. So, maraming namatay. Lalo na yung mga payat. At mahina ang resistensya. So, pagka pagbibigay ka ng corn grits, na kahit na hindi yung tamang grams, no, at least may energy sila. So, pero hindi sila mangingitlog nga kasi nga wala naman yung complete nutrients para sila ay mangitlog. Ganon. So, konti lang ang mortality pagka ganon ang gagamitin na pag-uunti-unting pagbabalik sa pagkain. Kasi yung 5 days na wala silang pagkain, di ba? O tapos, uunti-untiin mong, bigyan ng yellow corn, yung corn grits, no? And then hanggang unti-unti mong ibalik. Kasi pag maglalagas na yung balahibo, makikita mo lagas na lahat mga balahibo. O di, unti-unti mong ibabalik sa dating feeds nila. Ang mga 1 month kang mawawalan ng itlog. Kasi nga, di ba, 2 weeks na yun, no? Tapos yung 2 weeks na recovery, ganon. So, after a month, magkakaroon ka ulit ng itlog na maganda. So, mataas ulit ang production mo. Yun, unti-unti mong ibalik yung feed. So, yung kagaya ng RTL na, alam mo yon, yung kakikades lang, bigyan mo ulit ng 65 grams na feeds, and then pataas, 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 hanggang mamit niya ulit yung 110 grams na daily feed intake nila. Kasi nga, syempre, nandun na sila ulit sa peak. Ganon. So, ang forced molting ay magandang pakinggan, pero mahirap gawin.
Kasi nga, siyempre kawawa yung mga layer, di ba? So, at saka siyempre manghihinayang ka kasi may mga mortalities doon. Talaga. Pero mas kukunti ang mortality, kagaya ng sinabi ko kung yellow corn ang gagamitin na pag-umpisang pagbalik doon sa pagkain nilang total na yung feeds na may complete nutrients. So, yun ang forced molting. Kaya yung iba, hindi nila pinipiling mag-forced molt. Mas pinipili na lang bumili ng bagong stock na lang nila na RTL. Kung scarce ang RTL, hinihintay na lang talaga nila kung kailan magkakaroon. Lalo na kung, kasi yung mga farm, di ba, nagpo-project sila kung kailan ulit sila, ay kung kailan sila magkakal, kung kailan sila kukuha ulit ng RTL, ganyan. So kung hindi nila na-target yun dahil sa minsan nagkakaubusan ang RTL, hinihintay talaga nila at naghahanap talaga ng mabibilhang mga grow-out farms ng RTL. Kung ikaw ay isang farmer na gusto mo mapataas ulit ang egg production, mapaganda ang quality ng itlog mo, yung size at saka yung strength ng shell, isipin mong maigi kung gusto mo bang mag-forced molting or gusto mong mag-replace na lang ng RTL na bago. Ganon. Oo, kasi ang RTL hindi yan pino-forced molt. Ang layer, old layer, yan ang pino-forced molt para ma-rejuvenate ang reproductive tract at ma-extend ang egg production nila. Ganon. So, kaya ginagawa yon. So, hanggang dito na lang ang video ito. Sana may natutunan kayo, may nadagdag sa kaalaman ninyo. At mapag-isipan ninyo kung tama ba na mag-force molting kayo or bili na lang kayo ng RTL na bago para replacement sa stock nyo. Yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Sana, pagpalain tayong lahat. Magandang buhay!